Kakulangan sa pagkain, walang bahay at walang hanap buhay. Ito ngayon ang isinisigaw ng libo-libo mga residente sa Bicol Region na nakakaranas pa rin ng lubog sa baha sa loob ng isang buwan matapos ang pananalasa ng bagyong Rolly at Yolesis. Ang mga bayan ng Libon, Pulanggi at Uwas sa lalawigan ng Albay, ang mga bayan sa Bato, Nabwa, Buhi, Iriga, Bula, Minalabak, Milaor, San Fernando at Gainsa. Ito ang mga nakakaranas pa rin ngayon ng ilang pang lubog sa baha dahil sa pag-apaw ng Bicol River. Si Congresswoman Jocelyn Fortuno, Chairman ng Committee on Bicol Recovery and Economic Development, naniniwala na dapat buhay na ang Bicol River Basin Project. Kailangan ituloy yung mga tigil na infrastructure gaya ng pagpapalalim ng mga lakes natin. Nataon na sa aking distrito, sa 5th District, tatlong lakes ang involved. So we have the Buhi Lake, Bato, at saka itong tinatawag na Phantom Lake na Baaw. So ito, ang lahat ng water nito ay nakakonect sa Bicol River. Na sabi nga, Camarines Sur ang catch basin, yung tubig na galing sa Camarines Norte, tubig na galing sa Albay, tatakbo sa Camarines Sur. At kailangan ilabas para mamitigate itong, napapansin nyo, lalong lumalalim yung baha. Tsaka we have to anticipate na due to climate change, wala na tayong magagawa. Talagang babayuhin at babayuhin tayo ng mga malalakas na bagyo. Iginiit ng Congresswoman, kailangan na ang long-term solution para hindi na maulit ang ganitong malawakang pagbaha. Oo, bilyon talaga ang kailangan nito kasi ididredge mo yung Bicol River Basin mismo at saka yung mga lakes. Ay pagdredge, hindi biro-birong trabaho ito. But so we need the help of the national government at probably dapat may mga foreign-funded projects tayong ma-invite dito para sa operasyong ganito. Dahil sa baha, apektado na ang hanap buhay ng mga residente kagaya na lamang ng pagsasaka, pangingisda sa Lake Baaw, Lake Buhi at Lake Bato kung saan kailangan seryosohin na ng pamahalaan. Sa parte ng Committee on Bicol Recovery at saka Economic Development, dapat i-push namin ito kasi ang Congress baga ay medyo may boses din when it comes to yung tamang legislation, mga laws na mag-urge sa ating national government, lalo na sa executive branch, na bigyan ng mas malaking pansin din ang Bicol sa ganitong pagkakataon. Kasi we need na dapat convergence ng lahat ng agencies, lahat ng mga efforts ng national, tsaka pwede pang mga world organizations na tumulong na sa atin. Kasi laking potential ng Bicol. We have very fertile soil. Ang mga tao natin sa Bicol, masisipag din. Kulang lang siguro talaga ng mga dapat gawin para ang magkaroon na tayong economic development. Yung nga pinagtataka ko for the last many years, ang Bicol yata ay nahuhuli sa economic development. Para sa BH TV News, Kevin Alba.